Okay, so ayan, magandang araw sa atin mga boss. So meron tayo dito dumating na YBR-125. So itong unit na ito ay galing pang Manila. So kinuha pa nila ito sa Manila para lang may uwi dito sa Batangas. So ang history ng unit na ito ay ito daw ay pinagawa sa Manila dahil palyado. So anong nangyari? Ayan, kung mapansin nyo yung ating spark plug cap, halos masunog yung spark plug cap natin. So nung iniuwi niya dito ang unit na ito, so ayan na nga yung naging problema. At ang sabi niya ay ito daw ay pinagawa sa Manila. So hanggang sa inabot pa ng pandemic ito na napatambak nung kanyang kuhanin. So laki na kanyang binayaran at napakarami daw pinalitan. So halos in-overhaul yung unit. Okay, so napakaraming pinalitan at ang masamaman nito, yung kanyang mga original parts ay napalitan na kung sari-saring kung ano-anong mga parts. Okay, so ito yung mga bossing, ipapakita mo muna sa inyo kung ano yung kanyang issue. Kasi bago ko pinaandar ay talagang tinanggal ko muna, tinignan ko muna yung mga connection. Kasi ba mamaya sala yung mga connection at eto nga, hindi nga tayo nagkamali. So nakakabit na CDI ay pang Barako 175. Okay, so gaya ng etong stator. So stator niya, sabi niya okay pa naman daw nung dinala kasi naandar. Ngayon ang problema ay pinalta na ang local na stator. At ayan, kitang-kita naman natin yung mga pinaglagyan ng mga tri-band. So talagang halatang in-overhaul yung unit. So wala mang kahoy ang unit na ito, pero sinabing kinahuyan. So pinagpapalitan ng mga pyesa. Merong local, merong ibang parts, so pinagsama-sama. Okay, so testingin muna natin yung unit at para makapakita ko sa inyo kung ano yung issue, kung bakit nagkaganito yung ating spark plug cap. So isa pa nga pala, dagdag ko na rin regarding naman dito sa kanyang susihan. So naandar yung unit nga, palyado lang. Then ang problema ay hindi siya mamatay sa susi. So pinalitan din ito ng susihan. Ayan, at kumakita naman natin bago yung kanyang susihan. So sala yung connection. Kung kaya makikita nyo, wala siya sa sakit ng ating susihan. Kasi hinanap ko yung pinakatamang tugma ng kanyang mga susi. Ayan, ng kanyang mga wire. Okay, so start natin mga bossing at napakahirap i-start. So ayan, nakita nyo naman yung under ng ating unit. So palyado talaga. Although malakas yung supply ng kuryente, kaso ang problema ay palyado. So possible na hindi ko compatible yung kanyang stator dun sa kanyang kanyang CDI. Kung kaya ang gagawin natin ay i-convert natin sa 4-pin CDI. Okay, so ang gagawin natin, natatanggalin ko yung connection na yan, lahat ng sa CDI na yan, at apat lang naman kasi yung kailangan natin. So tatanggalin ko muna yan mga boss, at mamaya papakita ko sa inyo paano natin i-convert yan. So okay, so natanggal ko na yung mga dating connection ng CDI ng Barako 175. Okay, so dito hahanapin muna natin yung accessories wire. Okay, so accessories wire ng Yamaha is yan, kulay brown. Okay, so yan yung kapag sinususi at saka lang siya umiilaw. So ang gagawin natin, dyan tayo kukuha ng ating accessories wires na isusupply natin dun sa ating CDI.
para kapag pinapatay natin yung susi ay may control tayo doon sa CDI para mamatay ang makina. So sunod naman natin is yung kulay black. Ayan, so yung kulay black, yun naman ang negative ng ating Yamaha. Then yung pulser at yung ating ignition coil. Okay, so ang ginawa natin, nagdugtong tayo ng wire dito sa kulay brown na to, at yan yung ating ikakabit dun sa ating positive ng ating CDI. Okay, so yung kulay orange, yan yung papunta ng ignition coil. Okay, so umpisahan natin mga bossing na i-convert sa 4-pin CDI. So itong part na to, kaliwa, yan ang pulser, yan kanan, yan ang ignition coil. Itong babang kanan, yan ang ating positive, at yung kaliwa, yun ang negative. Yung gitna, hindi natin gamitin yun, apat lang naman yung wire na kailangan natin. Okay, so unahin natin mga bossing, itong black wire na socket ng ating CDI. Yung bandang ibaba na kanan, lagay natin sa brown wire ng ating Yamaha. Okay, so tape na natin yan mga bossing, at para hindi na siya mamaya magdikit kung saan makasay. Live wire yan, positive yan. So next naman natin is yung ating negative. So negative ng Yamaha ay kulay black. So alin man ang black dyan sa mga wire, pwede nyo pagkuhanan, or pwede rin kayong gumamit ng body ground. Okay, so tapos natin itap. O, tape lang ulit natin. Then proceed tayo sa pangatlo. Okay, so sa pangatlo natin, yung ating nasa may bandang kaliwang itaas. Ayan, so hindi ko may ano sa inyo kulay, kasi baka mamaya ibang kulay yung mabili nyo sa socket ng CDI. So pagbasihan na lang natin is yung position. Okay, so yung pulser, ayan, dito kasi palibasa local yung CD, yung kanyang stator. So baliktad. So ang ginawa natin, doon natin inilagay sa kulay white na may lining na red na original na socket, na kulay naman ay kulay pula na sa socket ng stator na local. Okay, so next naman natin is yung ating ignition coil, bandang kanan na itaas. Siyempre doon natin ilalagay sa kulay orange. Yung kulay orange na kung mapapansin nyo, yan ay direct na diretso papunta ng ignition coil. Ayan, yun yung supply papunta ng ignition coil. So dyan nalabas ang ating kuryente, at dyan magsusupply papuntang ignition coil. Okay, so natapos na natin wiring yung apat na wire. So sa apat na wire na yan, po, pwede natin pandarin. So siyempre bago natin ilagay yung ating socket ng CDI, ay i-check naman natin yung connection ng bawat wire. So syempre unahin natin yung hanapin yung positive. Okay, so syempre lagay natin sa negative or body ground. Then saksak natin yung ating test light dun sa positive. Then next naman ang hanapin natin is yung dalawang wire ng ignition coil at ng negative. So dahil negative ang hinahanap natin, lagay natin sa positive yung clip ng ating test light, at kahit saan natin tusok yung ating test light, yan ay iilaw dahil yan ay negative. Okay, so black wire, check natin kung may supply yung ating negative. Okay, then yung ating namang ignition coil. Okay, so okay ang connection ng ating sa socket ng ating 4-pin CDI. So ang gawin naman natin, testing na natin mga bossing kung may kuryente na at kung aandar na ba yung ating unit. So saksak na natin yung ating 4-pin CDI at para matesting na natin mga boss. Okay? Testing ko lang. Ayan mga bossing, at kita nyo naman yung ating pagkakatesting doon sa ating unit, at
Kita naman natin yung supply ng kuryente at talagang napakaganda na ng supply ng kanyang kuryente. At ang response ng kanyang makina ay maganda na rin. So kahit haguti na siya ngayon ay hindi na siya nagpuputol-putol at yung response ng makina ay talagang napakaganda. Okay? So ibig sabihin tama yung ating ginawang pagka-convert ng ating 4-pin CDI at compatible yung ating CDI doon sa ating bago at local na parts ng kanyang stator. So ibig sabihin ay nagawa natin ang paraan at hindi na tayo gumastos ng malaki pa compared doon sa kanyang pinagdalhan sa Manila na ang problema daw lang pala ay palyado. Ngunit ang problema ay pinagpapaltan pa ng mga parts at in-overhaul. Okay. So ayan lang mga bossing at maraming salamat po sa inyong panonood at nawa po ay meron kayo natutunan sa ating video. So till next video natin mga bossing, maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat and thank you mga boss.